Welcome back to our YouTube channel, MCROFW Vlog! Ang saya-saya ko today! Ang saya-saya ko! Promise! Ang saya-saya ko! Ang saya-saya ko! Ang saya-saya ko! Kabaliktaran! Ang lungkot ko dito sa bahay, guys! Ayan! Si MCR lang mag-isa dito na naman ulit sa bahay. But before anything else, guys, so, kung bago ka pa lang sa akin channel, please give me a like and subscribe to my YouTube channel, MCROFW Vlog. So, for today's video is all about myself. It's all about this day. Kasi nga, guys, mag-isa lang kami today. Meron ba ganun? Mag-isa lang ako sa oras na to. Silang lahat lumayas. Lumayas si Elsie Cortez, lumayas si Ann Charles, so lumayas si Inahan, lumayas si Amahan. So, talagang ako lang mag-isa. Yung bang feeling na alone. Alone ka lang sa bahay na to. Biruin mo sa laki ng bahay na to, tapos ikaw lang mag-isa. But actually, anyway guys, i-share ko lang pala sa inyo. Pag ako lang mag-isa dito, ayaw kong pumasok sa loob ng bahay. Natatakot ako. Ako lang mag-isa. So, pag ako lang mag-isa dito, so nakikita nyo, pag ako lang mag-isa dito, nagbablog ako. Kasi, ako lang mag-isa. Pag ako lang mag-isa dito, guys, dito ako nakaupo. Ayan! Dito ako nakaupo. Ako nakikita nyo yan. Yan yung pinto sa loob ng bahay. At yung isang pinto doon is yung doon ako sa kusina. Yung kusina ko, doon ako nagluluto. And dito yung kwarto namin. At saka dito lang naman ako nakaupo. Oh, di ba? Ang saya-saya. Ang saya-saya kasi ako lang mag-isa. Yung feeling na ikaw lang talaga mag-isa, tapos ang saya-saya mo, ano kaya yun? Oh, di ba? Pag ikaw lang mag-isa dito sa bahay, tapos lalo na pag may problema ka, ayaw ko maramdaman yung ganun. Kaya alam nyo, being an OFW. So, ano daw yun? So, bilang isang OFW, guys, may payo ko lang sa inyo. Pag once na kayo lang mag-isa sa bahay, like for example, ikaw lang yung helper nila sa isang bahay. Tapos, sa akin lang ha, yung may share ko lang. Yung may share ko lang talaga. Kung kayo lang mag-isa sa isang bahay, kung kayo yung mag-help, kung kayo lang yung helper dun. So, like for example, di ba, pagtulog na sila lahat, tapos aalis sila. Ganyan naman talaga dito sa Middle East. Pag na weekend, aalis yung mga busing, tapos ikaw lang mag-isa, yun, di ba? So, lalo na pag wala kang kasama sa isang bahay, tapos ikaw lang isang helper. So, yun na nga guys, tumawag si Busing. So, yun na putol yung ano ko kanina. Pero dugtungan ko yung vlog ko. Ganito yun. Kasi dito na ako sa harap ng kitchen namin. So, ganito yun guys. Pag kayo lang mag-isang helper dyan, tapos, lalo na pag wala yung mga busing nyo, wala yung mga amo nyo, so, siyempre, mag-isa kayo. At lalo na pag may mga problema pa tayo na hinaharap, ng mga problema natin sa mga personal na problem natin. So, may advice ko lang sa inyo. So, siguro hindi naman siguro biro yung naranasan ko dito. almost 7 years na din ako dito. So, mag 8 years na ako kung matapos ko. Inshallah, yung another contract ko. So, matapos ko to. So, mag 8 years na ako sa kanila. So, hindi siguro biro yung mga pinagdaanan ko, kung paano ko i-manage yung sarili ko, kung paano ko labanan yung mga araw-araw ko na gawain dito, kung paano ko labanan yung mga kalungkutan dito. Alam nyo ba yun? Yung bansa tuwing iniisip ko, bakit kaya ganun, no? Sa tuwing iniisip mo yung mga nakaraan sa buhay mo, sa tuwing iniisip mo yung mga hirap mo na pinagdaanan mo sa buhay mo dito, bakit kaya pag sa tuwing maisali ko siya sa usapan, sa lalo na pag sa pagbablog, parang ang sakit-sakit sa dibdib. Kasi hindi niyo kasi hindi easy yung pinagdaanan ko dito, yung first dating ko dito, yung bang lahat nagbago, lahat oras, sa pagkain, sa tao, sa salita, sa kilos at sa gawa. Yun bang mga ganyan, lahat nagbago. So, nahirapan kang i-adjust yung mga ganyan.
pag naisipan ko yon, yung mga pinagdaanan ko sa mga panahon na yun, parang sakit-sakit sa dibdib. Ayun, mga alam mo yun. Pero guys, so, babalik tayo dun sa topic natin. Pag once kayo lang mag-isa dun sa bahay ng amo nyo, tapos di ba alis sila, lalo na pag weekend, lalo na dito sa Arab country, may mga pamilya na pag weekend, pupunta yan sila dun sa pamilya nila, dun sa mama nila. Diba yung mama ng amo nyo, so pumunta sila doon sila magdi-dinner, doon sila maglo-lunch, ganun. So, siyempre, ikaw, siyempre, maiwan ka kung hindi ka dadalhin. So, siyempre, maiwan ka kasi ang trabaho sa bahay. So, ang gagawin nyo, guys, huwag kayong magpadala sa lungkot. Kasi pag malungkot ka, lalo na pag malungkot ka, tapos ikaw lang mag-isa, tapos ang laki-laki ng bahay. So, kiri mo yun, masirahan ka ng bahay. Wag, kasi ako ang ginagawa ko, guys. So, sa lahat ng mga apps, yung mga apps na parang naaaliw ako tulad ng, kasi hilig na hilig ko kumanta. Hilig na hilig ko talagang kumanta, sense pa. Parang gamot ko na yung pagkakanta, kahit yung kanta ayaw sa akin. Parang gamot ko na yung pagkakanta sa lahat ng mga pinagdaanan ko. So, ikakanta ko yun. So, yun. So, mag-ano kayo yung mga apps na nakakaaliw, or manood kayo ng movie, lalo na pang may wifi kayo, manood kayo ng mga funny movie. So ako, ang naanuhan ko is kumakanta ako. May mga ano ako sa cellphone ko na parang nagbibideo kilang ako sa cellphone ko. So parang feel na feel ko lang nasa Pinas ako. Yun bang ganun? So yun. So may mga, basta yung alam nyo na yun, hindi ko pwede banggitin siya dito. So, may mga ano naman tayo na pwede tayong malibang, di ba? So ako yung pagkakanta ko talaga, nagbibijoke ako. Kahit basta sigaw na sigaw ako sa kwarto, basta ako lang mag-isa, kahit tanayin niyo pa yung mga kasama ko, basta kakanta ako. So parang naging medicine ako na yung pagkakanta ko. So siguro guys, yan lang muna for this video, at kung na-feel mo ang aking video being isang OFW, so huwag mong kalimutan i-like at i-share at comment below. Consider like and subscribe to my YouTube channel, MCROFW Vlog. Thank you so much, guys, and stay safe, and God bless everyone. Bye.